Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang pagtukoy sa mga bilang na add at even. Atin munang tukuyin ang ating layunin ngayong araw na ito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy mo ang mga bilang na tinatawag na odd number at even number. At malalaman mo rin ang pagkakaiba ng odd at even number. Bago ang lahat, atin munang suriin kung paano natutukoy ang odd at even number. Si Aling Mel ay may biniling 11 na pirasong lapis. Nais niya itong hatiin sa dalawa niyang anak. Maaari ba niya itong hatiin sa dalawang pangkat nang may magkaparehong bilang ang bawat pangkat? Bakit kaya? Ngayon naman, base sa ating binasang suliranin, ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-anong mga bilang ang nabanggit sa sitwasyon? Ang sagot ay bilang na 11 at bilang na 2. May 11 pirasong lapis at para sa dalawa niyang anak. Ikalawang tanong, aling bilang ang even? Sa iyong palagay, ano kayang bilang ang even? Ang 11 o 2? Ang sagot ay 2. Tingnan natin kung bakit mamaya. At para sa ikatlong tanong, aling bilang ang odd? Siyempre, ang ating sagot ay 11. Ngayon, alamin natin kung bakit ba 2 ang sagot sa even at 11 naman ang sagot sa odd. Bago ang lahat, atin munang sagutin kung maaari bang hatiin ni Aling Mel sa dalawa niyang anak nang may magkaparehong bilang ang 11 pirasong lapis. Para mas maintindihan natin, gumuhit ako ng mga lapis at hinati ito sa dalawang pangkat. Ngunit may labis na isa. Kaya naman ang sagot ay, hindi maaaring hatiin ang 11 pirasong lapis sa dalawang pangkat nang may magkaparehong bilang. Ang bawat pangkat ay may taglimang lapis at may isang pirasong lapis na labis. Kaya naman, ang odd number ay ang bilang na hindi mahati sa 2 na may magkaparehong bilang katulad ng 11. Halimbawa nito ay ang 1, 3, 5, 7 at 9. At ang even number naman ay ang bilang na mahahati sa 2 nang walang labis o matitira. Halimbawa, 0, 2, 4, 6 at 8. Ngayon, iyong tukuyin kung ang mga sumusunod na bilang ay odd o even number. Tingnan nyo lang ang nasa ones place. Handa na ba kayo? 96. Ito ay even number. Tama, dahil ang 6 ay even. 55. Magaling, ito ay odd number. 89. Tama, odd number, dahil sa 9. 70, even number, mahusay. 21, odd number,
Ngayon naman, dumako tayo sa hundreds. 102, even number dahil ang 2 ay isang even number. 873, magaling odd number ito. 300, even number. 997, odd number, napakahusay nyo naman. 786, even number. Ngayon, dumako naman tayo sa thousands. Handa na ba kayo? Sige nga, sagutan ninyo. 1,003. Odd. 2,341. Ito ay odd. 5,122. Even. Magaling. 8,995. Ito ay odd. At panghuli, 3,116. Magaling, ito ay even. Ngayon, mga bata, ating tandaan na ang mga bilang na may 1, 3, 5, 7 at 9 sa ones place value ay halimbawa ng odd number. Samantalang, ang mga bilang naman na may 0, 2, 4, 6 at 8 sa ones place value ay halimbawa ng even number. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa ngayong araw nito tungkol sa pagtukoy sa mga bilang na odd at even. At ako si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. Pakishare and leave your comment na rin para suportahan ang ating YouTube channel.